Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay Martes sa ika-apat na linggo sa karaniwang panahon. At kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumaong. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo, at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao ng may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, natagpuan ng ilang kawal si David at si Absalom. Nakita nila itong nakasakay sa mola at pagdaraan sa ilalim ng isang malaking puno ng ensina, nasabit ang ulo nito sa mga sanga. Siya'y napabitin at naiwan ng mola. Isa sa mga nakakita nito ang nagsabi kay Joab, "Nakita ko si Absalom na nakabitin sa puno ng ensina." Pumili si Joab ng tatlong sibat at isang titrusok sa dibdib ni Absalom na nooy buhay pang nakabitin sa puno. Nakaupo noon si David sa pagitan ng pintuang panlabas at pintuang panloob ng lungsod.
Umakyat naman sa bantayan ng muog ang isang taliba. Pagtanaw niya ay may nakita siyang isang lalaking tumatakbong palapit. Tinawag niya ang pansinang hari tungkol sa kanyang nakita. Ang wika ng hari, kung nag-iisa, pihong may dalang mabuting balita. Sinabi sa kanya ng hari, diyan ka muna tumayo sa isang tabi at gayon nga ang ginawa ni Ahimaas. Dumating naman ang kusita at ganito ang sabi, mabuting balita, inyong kamahalan. Ngayong araw na ito'y iniligtas kayo ng Panginoon sa lahat ng naghihimagsik laban sa inyo. Kumusta si Absalom? Tanong ng hari. Sana'y sapitin ng lahat ng kaaway ng hari at lahat ng naghahangad manakit sa inyo ang sinapit ni Absalom. Sa balitang ito'y naghinagpis ang hari. Umakyat siya sa isang silid sa itaas ng pintuan ng lungsod at nanangis ng gayon na lamang. Wika niya, Absalom, Absalom anak ko, bakit kaya hindi pa ako sa halip na ikaw ang mamatay? May nagbalita kay Yoab na ang hari nananangis at nagluluksa sa pagkamatay ni Absalom, kaya't nauwi sa pagluluksa ang tagumpay ng hukbo. Nabalitaan ng mga tao na labis dinamdam ng hari ang nangyari sa kanyang anak, kaya't lihim silang pumasok sa lungsod para silang mga kawal na nahihiyang pakita sa madla dahil sa pagkatalo sa labanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin. Tukunin mo poon ang aking pagdaing. Ako'y mahina at wala nang tumitingin. Yamang ako'y tapat, ingatan ang buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy siyang tinatawagan. Poon ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pahinggan mo poon ang aking dalangin. Tulungan mo ako. Ako'y iyong dinggin. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Inako ni Jesu Kristo ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa ay pinagkalipumpunan na siya ng maraming tao.
Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo. Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan, ano pat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami nang manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian, ngunit hindi siya napabuti bagkus ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo niya ang damit nito, sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lamang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa akin? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo? Subalit patuloy na lumingali nga si Jesus. Hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari, siya ay nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang anak ninyo, sabi nila. Bakit pa ninyo aabalahin ang guro? Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, huwag kang mabagabag, manalig ka. At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus ang nagulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang. Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama at ina ng bata at sa tatlong alagad, at sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, talita kumi, na ang ibig sabihin, ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Pagdakay bumangon at bata at lumakad. Siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang tanghali sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo't higit ang mga kababayan nating nakikiisa mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ano pong ginagawa ninyo kapag ka may problema kayo? Anong ginagawa ninyo kapag ka may matindi kayong pinagdadaanan? Anong ginagawa ninyo pagka sunod-sunod ang inyong mga dumadating na pagsubok sa buhay? Marami sa atin may problema na naglalasing pa. Wala nang maibayad sa utang, nagsusugal pa.
ay para Father maibsan ho ang aking problema. Para Father makatulog ako. Ay pagising mo, wala nang problema. O iba sa atin, hindi kumakain. Problemado na, nag-break ng mag-boyfriend at girlfriend, hindi nakain. Ay sa palagi may pagkagutom ka, ay magbabalikan kayo. O marami sa atin, walang kinakausap. Pagkasunod-sunod ang pagsubok, ayaw mong kausapin ang mga tao sa iyong paligid. Tapos sasabihin mo sa iyong sarili, walang nagmamahal sa akin, walang gustong kumausap sa akin. Ang mabuting balita ngayon ay patunay na kahit anong iyong problema, iisa ang magbibigay kasagutan. Si Jesus. Dalawang kwento na pinagsama. Sa umpisa ay binibigyan ang simula ng may sakit na anak ni Jairo. Isiningit ang babaeng 12 taon ng dinudugo bago isinunod muli ang huling bahagi ng istorya ng namatay ng anak pero binuhay ni Jesus. Ano pong daladala ninyo ngayong problema? Anong daladala ninyong pinagdadaanan? Anong daladala ninyong sakit? Anong daladala ninyong suliranin? Ano man iyan, tama po ang inyong pinuntahan. Kapag hindi mo alam ang gagawin mo, huwag kang pupunta sa iyong kapitbahay na hindi rin alam ang gagawin. Kapag kagalit ka, huwag mong kakausapin yung kapatid mong galit din sa isa mong kapatid na kagalit mo. Kapag ka may tampo ka sa iyong magulang, huwag kang pupunta sa iyong mga tiyahin para isumbong ang iyong mga magulang. Nagalit din sa iyong mga magulang. Sapagkat kapag kaganoon, wala kayong makukuha. Kapag kaganoon, naghahanap ka lamang ng kakampi. Pero kapag may problema ka, ito, pumunta ka kay Jesus. Pagkatapos ba ng misang ito, tapos na ang inyong problema? Halimbawa, katapusan na bukas, wala kang pambayad sa ilaw at tubig, sumimba ka dito. Pagkatapos ba ng misa, may pambayad ka na sa ilaw at sa tubig? Wala! Hindi ko naman kayo bibigyan. Wala rin ako. Eh bakit tayo naririto? Dahil si Jesus ang nag-iisang sagot para maging mapanatag ang iyong kalooban. May sakit ka, malubha. Pagkatapos ba ng misang ito'y magaling ka na? Hindi. May sakit ka pa rin uuwi. Pero alam mong panatag ang iyong kalooban. Yun ang biyaya ni Jesus. Tingnan niyo ang sabi niya sa babae, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Anong sabi kay Jairo? Manampalataya ka. At yun ang mayroon tayo. At yun ang huwag ninyong aalisin sa inyong buhay. O at sunod-sunod ang problema, o at sunod-sunod ang pagsubok, o at hindi nawawala ang pinasuliranin sa buhay, pero hindi iyon dahilan para alisin mo ang pananampalataya kay Jesus. Baka po kasi mali ang hinihingi natin kay Jesus. Ay baka ang inyong dasal ay Panginoon, mawala na po sana ang aking mga problema. Hindi pwede yun. Kapag yun ang inyong pinagdasal, ay di namatay ang inyong mga asawa, ay di naubos ang inyong mga anak, ay di nawalan kayo ng kapitbahay, ayan ang problema eh. Ang problema pa'y pagka ikaw ang problema, tas ang dasal mo'y Panginoon, mawala na po sana ang problema, ay paano ka? Maling dasal iyon. Ang dasal mo dapat ay, Panginoon, bigyan mo akong lakas na harapin ang problema. Yun. O halimbawa ay, Panginoon, ako po sana'y inyong pabaitin, kaya po ako nasimba. Sa palagi may bibigyan ka ng Diyos ng kabaitan? Hindi. Ang ibibigay niya sa iyo ay pakialamerang bienan para matesting ang iyong kabaitan.
Ganun ang Diyos. Panginoon, ako po sana'y maging mapagbigay. Hindi ka gagawing mapagbigay ng Diyos. Bibigyan kanya ng mga kapitbahay na laging nangungutang sa iyo para matingnan mo kung hanggang saan ang iyong pagiging mapagbigay. Panginoon, ako po sana'y inyong pagalingin. Baka matagal ka nang pinagaling ng Diyos. Tinan mo, ilang taong ka nang may sakit. Pero bakit ka lagi nakakapunta sa simbahan? Hindi pa ba sapat ang lakas na ibinibigay sa iyo bagamat ikay may sakit? Upang unti-unti mong matanggap ng iyong pinagdadaanan ay paraan para mapalapit ka sa Kanya. Ganoon po gumalaw ang Diyos. At mangyayari lamang iyon kapag ka ikay may pananampalataya. Panginoon, ako po'y gawin mong mapagmahal ang ibibigay niya sa iyo, bungangerang asawa, lasinggerong asawa, para malaman mo kung paano ang tunay na pagmamahal. Mga minamahal, sabi po ng Aral Batanggenyo, ang lokal na katisismo dito sa Batangas, number 284, tanging si Jesus at sa kanyang ngalan, magkakaroon ng kalayaan sapagkat siya ang tagapagligtas at tagapagpalaya sa iyo. Ano man iyan, problema, suliranin, sakit, mga naisin sa buhay, lahat ng iyan, bibigyang kasagutan ni Jesus. Makipagsiksikan ka tulad ng ginawa ng babaeng dinudugo, nakipagsiksikan sa maraming tao, makipagsabayan ka sa mga taong lumalapit kay Jesus. At yun ang hilingin natin sa banal na misang ito. Ano man ang inyong daladala ngayon, sabihin niyo po kay Jesus mamaya sa banal na komunyon na inyong tatanggapin. Panginoon, bigyan mo po ako ng isang pusong umaasa lamang sa iyo upang sa kabila ng aking mga pinagdadaanan, hindi ako mawala ng pananampalataya, bagkus ay lalong lumalim sapagkat ang aking kalayaan, ang aking kaligtasan at ang kasagutan sa lahat ng aking problema ay tanging manggagaling sa iyo lamang. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon tong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayon aming inihahanda sa hapag na ito ng iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag,
kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sanangit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling naming kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailan. Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panginoon, ipinagbunyi mo ang iyong kamahalan sa buong kalangitan. Nagmamasdan ko ang langit na gawa ng iyong mga kamay, ang buwan at mga bituin na sa langit iyong inilagay. Kangangap ang iyong pangalan, O Panginoon, sa sangkalupaan ipinagbunyi mo ang iyong kamahalan sa buong kalangitan. O sino kaya siyang tao na iyong pinagmamasdan? Ginawa mong anghel ang katulad, sinuno mo ng karangalan. Hanga-hanga ang iyong pangalan, O Panginoon, sa kalupaan ipinagbunyi mo ang iyong kamahalan sa buong kalangitan. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio, at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosese ng Lipa. Salamat po. Malayo man ang tao sa lupa, sakupin man niya ang buwan, ikutin man ang kalangitan, ang Diyos rin ang dinadatnan. Kahanga-hanga ang iyong pangalan, O Panginoon, sa sangkalupaan ipinagbunyi mo ang iyong kamahalan sa buong kalangitan. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan, ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman sa tulong ng panubos na ngayon iyong bigay sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal,
pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at baspasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para po sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng ating simbahan ay may makikita kayong mga Pilgrims Information Record Book. Sa mga hindi pa nakapagsusulat, pakilagay po ng inyong pangalan at ilang hinihinging detalye tulong sa ating documentation program at alaala ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Kung kayo po'y mga OFW o mga balikbayan o may kasamang mga foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Information Record Book. Malaking tulong po ito sa ating isinasagawang aplikasyon para maging isang pandaigdigang Dambana. Sa ating pagpapalaganap ng debosyon sa ating patron, ang Confradia di Santo Padre Pio ay pupunta sa February 20 hanggang 25 sa Bangkok, Thailand upang ipalaganap ang pagpamintuho at pagdedebosyon kay Santo Padre Pio. Kung kayo po'y nagnanais sumama, makipag-ugnayan kayo sa pamisahan at sa opisina hanggang ngayong araw na ito lamang. Ngayon pong darating na Sabado ay unang Sabado ng buwan. Meron tayong pagpaparangal sa Mahal na Birhen ng mga Biyaya. May prosesyon sa alas 5 ng madaling araw. Sisimula natin sa may Fountain of Hope. Sa mga nagnanais pong sumama, kayo ay inaasahang magdadala ng mga kandila. Maraming salamat sa inyo. Ang ating sunod na misa mamayang alas 2 ng hapon. Inaasahan naming inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo. Atin pong isasagawa ang pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Duwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparan nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparan nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa, laging ilapit ang ating mga problema kay Kristo. Salamat sa Diyos. Humayo na tipayo. Galing at tabak, isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.